sa bundok ng Kalbaryo sa pagkaibig mo lamang na matubos sa sala, ako at ang sangkatauhan. Pakabanalin mo, Panginoong ko, ang aming pagnanais na ipatanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, kalinis-linisang Berhing Maria. Siya nawa. Panalangin sa ika-anim na araw ng nobina. Dili-dilian mo sa araw na ito ang pagkakasalubong ni Jesus sa mahabaging babaeng nangangalang si Veronica na sa malaking habag nito sa manunubos ay inabot dito ang kanyang taglay na birang upang pahiran ang bathalang mukha, pinapangit ng dugo umagos sa mga sugat, alang-alang sa mga hirap at sakit ng aming Panginoon, ay magkakaroon nawa kami ng pag-ibig sa aming manunubos at pagkamuhi sa kasalanan hanggang sa huling sandali. Siya nawa, mag-aalay po tayo ng tatlong Aba Ginoong Maria. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Dalit sa mahal na po ang Jesus Nazareno, ang tugon po natin, ibigin natin ipagdiwang si Jesus Nazarenong mahal. Ulo mong kaibig-ibig ay pinutungan ng tinik, kinampaskat nilait niyong Hudyong malulupit. Ibigin natin ipagdiwang si Jesus Nazarenong mahal. Mukha mo na sakdal ganday, nilurhan at tinampal, pat sinugatang para-para niyong mga palaramara. Ibigin natin ipagdiwang si Jesus Nazarenong mahal. Yang matamong masintahin, maamo at maawain, tigmak ng luha't hilahil, sa krus ka nang nakabitin. Ibigin natin ipagdiwang si Jesus Nazarenong mahal. Bibig mong kagalang-galang, pilit na sinalisuhlan niyong sukang hinaluan ng abdong kasuklam-suklam. Ibigin natin ipagdiwang si Jesus Nazarenong mahal. Liig mo na sakdal inam, sampo ng iyong nilukuran, binugbog at sinugatan niyong mga alilot hunghang. Ibigin natin ipagdiwang si Jesus Nazarenong mahal. Ang mga kamay mo't bisig, ipinakot, isinabit ng mga Hudyong balawis sa cross ng mga pasakit. Ibigin natin ipagdiwang si Jesus Nazarenong mahal. Dibdib mong kagalang-galang ay di pinakundangan, binugbog at sinugatan, hirap mo'y gayo na lamang. Ibigin natin ipagdiwang si Jesus Nazarenong mahal. Ang mga mahal mong mga tuhod na laging niluluhod, sinugatan at inubog ng mga taksil na loob. Ibigin natin ipagdiwang si Jesus Nazarenong mahal. Ang paamot inilakad sa pangangaral sa lahat, walang taros na binutas niyong pakong mahahayap. Ibigin mo at ipagdiwang si Jesus Nazarenong mahal. Tagiliran mong marilag, inulos nga niyong sibat, nilunginong walang habag, tubig at dugoy dumanak.
Ibigin natin ipagdiwang si Jesus Nazarenong mahal. Katawan mo't ibinitin sa cross ng madlang hilahil, pinyata ng mga suwail at sa hukay inilibing. Ibigin natin ipagdiwang si Jesus Nazarenong mahal. Ang puso mong poong sinta, kaban ng tatlong persona, inulos dahil sa sala ng mga anak ni Eva. Ibigin natin ipagdiwang si Jesus Nazarenong mahal. Kaluluwa mong marikit ay nagdusat nagtiis ng mga hirap sa sakit at pagtubos sa daigdig. Ibigin natin ipagdiwang si Jesus Nazarenong mahal. Yang masaganang dugong sa mga sugat mong tumulo o kordirong maamong sa sala ko ay umako. Ibigin natin ipagdiwang si Jesus Nazarenong mahal. Ibigin natin ipagdiwang yaong banal mong mga sugat sa akit sadyang ilipat upang kami maging dapat sa kaharian mong ingat. Ibigin natin ipagdiwang si Jesus Nazarenong mahal. Pangwakas na panalangin. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang cross at kamatayan upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa cross at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpagindapat nawa kaming aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inaragay ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inaragay ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Manatili pong nakatayo sa orasyon. Nagbalita ang anghel ng Panginoon kay Santa Maria. At siya'y naglihi lalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos,
ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao at nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Panalangin mo kami, Santa Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo, Panginoon naming Diyos, kasihan nawa ang aming kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pagbabalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Hesukristong anak mo, pakundangan sa pagkakasakit at pagkamatay sa krus ay papakinagbangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Hesukristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at kailanman, at magpa sa walang hanggan, Shenawa. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at kailanman, at magpa sa walang hanggan, Shenawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at kailanman, at magpa sa walang hanggan, Shenawa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiluhod po ang lahat. Panalangin sa Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ama, kalooban mo ang iyong bugtong na anak, ang mahal na poong Jesus Nazareno, aming Diyos at mananakop, ay magdusa at mamatay sa krus upang tubusin ang tao sa kanyang mga hirap at kamatayan. Ipadadama mo ang mabigat na kasalanan ng tao at ang dakila mong pag-ibig. Itulot mong matanggap namin ang bunga ng kanyang pagtubos sa amin. Naway mabuhay kaming tunay na Kristiyano at makamit ang hinihiling sa iyong awa ng buong pananampalataya at pag-ibig. Sa ngalan ni Kristong aming Panginoon, Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa ika-anim na araw ng ating Nobina Misa sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ang mamumuno po ng ating banal na pagdiriwang ng Misa ay si Reverend Father Rufino C. Sescon Jr., ang ating Parish Priest at Rector ng Menor Basilica at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, St. John the Baptist Parish, Quiapo, Manila. Magsitayo po ang lahat. Iba po ang Jesus Nazareno, awit magpapuri, alay namin sa'yo. Hindi nang nalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sinilang na si Jesucristo, agay siya sa mundo, ang santo alay namin sa'yo, tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po, Jesus Nazareno.
ipagpuri ang ating may kapag. Purihin ang lahat ng patangan, magalang ang buong sa tinapan. Di ba po, Jesus Nazareno, aming pagpapuri alay namin sa'yo, hindi nang dalangin at pagsamo. Nagbayan po, di ba po, Jesus Nazareno. Hindi lang na si Jesucristo, nag-aari siya sa mundo. Ang santo nito'y sasalay tutubos, purihin ang mahal. Alay namin sa'yo, tingin ang dalangin ang bansa mo. Nang bayan mo, iba po, Jesus Nazareno. Iba po, Jesus Nazareno. Awin at papuri, alay namin sa'yo, tingin ang dalangin ang bansa mo. Ang bayan po, iba po, Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo'y tinipon bilang isang angkan ng Diyos upang sama-samang mag-alay at magpasalamat sa Ama sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Tayo'y nasa mga araw na ng paghanda para sa Kanyang dakilang kapistahan. Manalangin tayo sa Kanya upang tayo'y tunay na maging tapat sa pagsunod sa Kanya sa daan ng krus, patungo sa pagganap sa kalooban ng Ama. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan. Humingi tayo ng tawad sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos, at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, ito ang aral
na narinig na ninyo sa simula pa. Mag-ibigan tayo. Huwag tayong tumulad kay Cain. Siya'y anak ng Diablo. Pinatay niya ang kanyang kapatid. Bakit? Sapagkat masasama ang kanyang gawa. Ngunit matuwid ang gawa ng kanyang kapatid. Kaya mga kapatid, huwag tayong magtaka kung kinapupuutan tayo ng sanlibutan. Nalalaman natin, lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan sapagkat iniibig natin ang mga kapatid. Ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. Mamamatay tao ang napupuot sa kanyang kapatid at nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay tao. Dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay dahil sa atin. Dapat din nating ialay ang ating buhay dahil sa mga kapatid. Kapag nakita ng sinumang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at hindi niya ito tinulungan, paano niya masasabing siya'y umiibig sa Diyos? Mga anak, huwag tayong umibig sa pamamagitan ng salita o wika lamang. Ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Dito natin makikilalang tayo'y nasa panig ng katotohanan at matatahimik ang ating budhi sa harapan ng Diyos sakali mang tayo'y usigin niyon. Sapagkat ang Diyos ay higit sa ating budhi at alam niya ang lahat ng bagay. Mga minamahal, kung hindi tayo inuusig ng ating budhi, panatag ang ating loob na makalalapit sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginooy papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Ang Panginooy ating Diyos, ito'y dapat malaman, tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang, lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Pumasok ka sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit na nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya, siya'y pasalamatan. Purihin ang
Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabuti, laging tapat kailanman. Magsitayo po ang lahat. Banal na araw sumikat, halina't sumambang lahat, sa nanaog na liwanag. Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, minabuti ni Jesus na magpunta sa Galilea. Nakita niya si Felipe at sinabi rito, "Sumunod ka sa akin." Si Felipe'y taga Bethsaida, tulad ni na Andres at Pedro. Hinanap ni Felipe si Nathaniel at sinabi rito, "Natagpuan namin si Jesus na taga Nazareth, ang anak ni Jose. Siya ang tinutukoy ni Moises sa kanyang sinulat sa kautusan at gayon din ang mga propeta. May nagmumula bang mabuti sa Nazareth?" tanong ni Nathaniel. Sumagot si Felipe, "Halika't tignan mo." Nang malapit na si Nathaniel ay sinabi ni Jesus, "Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita. Siya'y hindi magdaraya." Tinanong siya ni Nathaniel, "Paano ninyo ako nakilala?" Sumagot si Jesus, "Bago ka patawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos. Rabi, kayo po ang anak ng Diyos, kayo ang hari ng Israel." Wika ni Nathaniel. Sinabi ni Jesus, "Nananampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Makakakita ka ng mga bagay na higit kaysa rito." At sinabi niya sa lahat, "Tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhikmanaog sa kinaroroonan ng anak ng tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat.
Magandang tanghali po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Hesus Nazareno. Binabati din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa ating simbahan sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Unang Biyernes, hindi lang ng buwan, unang Biyernes ng taon, araw ng debosyon at walang makapipigil sa atin upang magpunta rito. Tayo'y naririto sapagkat siya'y naririto din. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. At sabihin mo nga sa katabi mo, pagpalain ka ng Diyos. Ang naniniwala na pagpapalain sila ni Jesus Nazareno ngayon pa lang para sa taong ito, iparinig natin ang mas malakas na palakpak. Talaga pong kamangha-mangha po kayong mga deboto. Bagamat mahirap pagpasok pa lang ng simbahan, masikip, mainit, pero narito po kayo, lalo na po yung mga nasa labas, bahagi pa rin po kayo ng ating pagdiriwang. At kayo'y, ang mga sakripisyo nyo po ay dalisay na handog sa ating mahal na poon. At napakaganda po na habang tayo'y naghahanda sa kapistahan ngayong ika-anim na araw ng nobenaryo, ang mga pagbasa natin, alaumbagay, hinahanda tayo sa kapistahan. Nung isang araw, kung matatandaan ninyo, nagsimula ito ng pinapakilala ni San Juan Bautista si Jesus Nazareno. Kaya nga't itinuro niya si Jesus Nazareno bilang kordero ng Diyos. Kaya napapansin niyo po sa ating tabernakulo, sa taas po ay may tupa, sapagkat ang kordero ay tupa. Si Jesus Nazareno, ang kordero ng Diyos, ang alay para sa ating kaligtasan. At dahil dito, naakit si Andres at si Pedro. Kaya nga't kahapon, nung sila'y lumapit kay Jesus Nazareno, katulad natin ngayon, naakit kayo. Siguro iba sa inyo, parang hinahatak papunta dito sa Quiapo. Na kahit may sakit, kahit may kahinaan, pero pilit pa rin pumupunta. Sapagkat pakiramdam nyo'y hinahatak kayo dito. At nang napansin ni Jesus Nazareno ang mga alagad ni Juan Bautista na lumalapit sa kanya, ang kanyang tanong, anong hinahanap ninyo? At ito rin ang tanong niya sa bawat isa sa atin ngayon. Anong hinahanap ninyo? At alam natin ang sagot diyan ay ang ating mga dasal. Iba sa atin, naghahanap tayo ng kagalingan, kaginawahan, kaayusan sa pamilya, sa hanap buhay, naghahanap ng kapatawaran, ng kaliwanagan, naghahanap ng pag-asa. Ang ating dasal ay ang ating paghahanap. Marami tayong hinahanap sa buhay. Pero pagkatapos nun, ang sinabi ni Jesus Nazareno, kina Andres at Pedro, halika kayo, tignan ninyo. Para bagang sinasabi niya, tignan niyo ako. Ako ang hinahanap ninyo. Opo mga kapatid, marami tayong dinadasal. Marami tayong hinihingi. Pero ang hinahanap talaga natin, hindi pera, hindi
kagalingan lamang, hindi kaayusan lang sa buhay, hindi yung maibibigay lang ng mundo, sapagkat ang tunay nating hinahanap, ang pinakamalalim nating pagkagutom at pagkauhaw ay si Jesus Nazareno. Sana po mga kapatid, hindi lang yung mga biyayang dinadasal natin ang hinahanap natin, kung hindi siya mismo si Jesus Nazareno. Ang ugnayan sa Kanya, ang tunay nating hinahanap. Kaya nga't sinabi niya kay Pilipe, sumunod ka sa akin. Sapagkat kapag nakita natin si Jesus Nazareno, pag tunay natin siyang nahanap sa buhay, hindi pwedeng hindi mabago ang ating buhay. Hindi pwedeng pareho pa rin ang dati. Sapagkat pag tunay na nagtagpo, ang deboto at ang Nazareno may pagbabago. Sumusunod siya sa yapak ng Nazareno. Meron po akong isang kaibigang pari na ikwento niya sa akin. Meron daw pusa sa Manawag na pumapanik sa altar ng Birhen. Sabi ko sa kanya, meron ding pusa sa Quiapo. Siguro napapansin niyo po yun. Masiga pa nga ho yung kaysa sa inyo. At mas maswerte, kahit nagmimisa ako, maglalakad dyan sa gitna at walang ihos na makapipigil sa kanya at papanik siya sa altar. Baliwala kahit nandyan si Father. Kagabi nga po habang ako'y nagdarasal, nakita ko, pumanik siya. Pumunta pa siya sa ilalim ng damit ng Nazareno. Gumagalaw, sabi ko nga, pag may nakakitang iba, baka akalain gumagalaw ang Nazareno. Pero yun yung pusa, nandun siya, nakalapit. Doon pa nga yata natulog sa ilalim ng Nazareno. Pero pagbaba niya, pusa pa rin siya. Hindi ko naman siya nakitang naglakad ng paluhod pagkatapos niyang pumanik. Hindi ko naman siya nakitang sumama sa traslasyon pagkatapos niyang makalapit sa Nazareno. Pero maiintindihan ko yung sa pusa po. Pero ang tunay na deboto, kung tunay natin siyang nakita, tunay natin siyang nalapitan, hindi pwedeng hindi mabago ang ating buhay. Katulad nga ng sinabi ni San Juan sa unang pagbasa, tayo'y magiging kapanalig ng katotohanan, ng kabutihan, kalaban ng kasalanan, sapagkat tunay nating nakita si Jesus. At napakaganda sapagkat ang tema natin sa nalalapit na piyesta ay ibig naming makita si Jesus. Ang tunay na deboto, ibig niyang makita si Jesus. At hindi naman tayo pusa. Pusa ka ba? Hindi. Mga deboto tayo. Sabihin nga natin, mga deboto kami. Ang tunay na deboto ni Jesus Nazareno, itaas ang kamay at pumalakpak ng malakas. At ang tunay na deboto, kapag nakita niya si Jesus Nazareno, ipapakita din niya si Jesus Nazareno. Kaya narinig natin si Andres, tinawag niya si Pedro, halika, nakita ko ang Mesiyas. Si Felipe, tinawag niya si Nathaniel, nakita ko na ang sugo ng Diyos. Sapagkat pag nakita mo si Jesus Nazareno, hindi pwedeng hindi mo siya ipakita din sa iba. Kaya sa nalalapit na kapistahan, ito yung ating unti-unting ginagawa. Ngayon po, ginagawa natin ngayon yan. Alam ko po, napakahirap. Isa lang ang pasukan natin. Pasensya na po. Pero para lang po maging maayos at ligtas ang lahat. Pero mamaya, pagkatapos ng misa, lahat tayo lalabas. Dahil alam natin, ngayon pa lang siguro,
nasa palangka na sa Villalobos na ang mga tao. Mamaya, papasok din sila. Magbibigay daan tayo sapagat alam natin, ibig din nilang makita si Jesus. Nakita na natin siya ngayon, mamaya naman, hahayaan natin ng iba makita si Jesus. Simpleng bagay, pero isang handog at pagbibigay ng sarili. Kaya nga't sa nalalapit din traslasyon, alam ko, marami sa mga deboto, gustong-gusto nilang sumampa, umakyat. Pero para mas makita ng lahat si Jesus, ang tunay na deboto, magpapaubaya. Ang tunay na deboto, magpapakumbaba at magbibigay ng sarili. Sa mga sumasama sa transasyon, alam ko, sakripisyo sa kanyo at para sa inyo, yun ang magbibigay ng pagpapala sa inyo. Magsakripisyo. Kaya pumapanik kayo. Pero alam nyo, pag nagpaubaya kayo, mas malaking sakripisyo iyon. Sige, hindi na ako papanik. Para kahit yung mga matatanda, yung mga bata, yung mga may sakit, yung mga nasa kalsada, yung nanonood lang sa TV, makikita nila si Jesus. At kung ganun tayo, mas dakila at dalisay ang sakripisyong yun. Yung pumanik ka, ikaw lang yung nagsasakripisyo. Pero yung manatili ka, nagbibigay ka ng sarili. Ikinokonsidera mo ang ibang tao. At yun ang tunay na deboto. Sapagkat hindi lang siya kontento na siya lang ang makakita kay Jesus, siya lang ang makalapit kay Jesus. Ang bunga ng kanyang pakakita kay Jesus, ipapakita din niya si Jesus. Pero mga kapatid, hindi lang yung sapat na makita natin ang rebulto at estatwa ng Nazareno. Hindi lang sapat na maipakita natin sa traslasyon ang imahen ng Nazarenong nag-iisa sa andas, sa taas. Sapagkat higit sa lahat, kung tunay nating nakita si Jesus, ipapakita natin siya sa ating buhay. Kung nakita mo si Jesus, nahanap mo si Jesus, katulad ni Jesus, maawain ka. Nagsasabi ka ng totoo. Makatarungan ka. Nagpapatawad ka. Bukas ang palad mo sa mga nangangailangan. Nitong dalawang araw na nakaraan, ginanap po ang mga blessing ng replika. Kasama po ang ating mga pari. No? Na-exercise kami. Nung isang araw, 4 oras ang pagbebendisyon. Sapagat iba't ibang mga imahe ng Nazareno. Kahapon, halos 300 mga imahe. Iba't ibang itsura. May mga gahigante, may mga maliliit. Tanga ng mga bata. Kay gaganda na mga replika ng Nazareno. Alam niyo ba ang pinakamagandang replika ng Nazareno? Alam niyo po ba kung ano ang pinakamaganda na replika? Gusto niyo pong makita yon? Tingnan niyo po ang katabi ninyo. Sapagkat tayo ang tunay at dapat na replika ng Nazareno. Tayo ang magpapakita ng mukha ng Nazareno sa maraming tao. Yun ang tunay na deboto at nakakita. Hindi mo na kailangan magpahaba ng buhok at magkaroon ng balbas at bigote. Hindi mo kailangan magsuot ng t-shirt ng Nazareno o magsuot ng medalyon. Mamaya, sana pag-uwi ninyo o paglabas pa lang dyan,
kahit hindi nyo sinabing galing kayong Quiapo, sana mapansin ng mga kasama mo sa bahay o sa opisina, uy, galing ka siguro sa Quiapo. At tatanungin mo, paano mo nalaman? Eh kasi nakangiti ka. Eh kasi ang bait-bait mo, pinautang mo ako agad. Eh kasi ang sarap mo magluto ngayon, parang ganado ka magtrabaho. Galing ka siguro sa Quiapo. Sapagkat nabasbasan ka at ngayon ipinapakita mo si Jesus Nazareno sa mga taong kaharap mo. Sa misang ito, ito po ang ipagdasal natin. Pag hindi ka nagbago, pag hindi mo kamukha ang Nazareno, tandaan niyo yung pusa ng Quiapo. Pagkalapit-lapit, pero walang nabago, hindi naman tayo pusa, deboto tayo. Kaya sama-sama po tayo magdasal. Mahal na pong Jesus Nazareno, naririto po kami sapagkat tinawag niyo po kami. At ngayon po, sinasabi niyo sa amin, halika kayo, tignan niyo ako. Halika kayo, sundan niyo ako. Nandito po kami sapagkat ibig po naming kayong makita. Ibig naming makita ang iyong pagpapatawad, ang iyong kagalingan, ang iyong lakas. Tanggapin niyo po ang aming mga pasasalamat at pananalangin. At mahal na pong Jesus Nazareno, sa aming pagkakita sa iyo, nawa maipakita ka namin, hindi lang sa traslasyon, kung hindi maipakita ka namin sa aming buhay. Sapagkat ang tunay na alagad mo, nakita ka at ipinapakita ka. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, narinig na natin ang salita ng Diyos na ipinahayag sa atin. Nakikita niya ang ating mga tapat na pagsisikap na mamuhay ng matuwid. At muli nating hinihiling ang kanyang tulong. Ang ating tugon, Ama ni Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Ama ni Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway walang takot na magpatuloy sa pangangaral sa mga tao upang magsisi sa kasalanan at manampalataya sa mabuting balita. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Ano man ang kanilang kalagayan sa buhay, naway higit pang maraming tao ang magpahayag ng kanilang pananampalataya sa Diyos. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pamilya naway magsikap na gawin ang kanilang tahanan bilang mga lugar kung saan maririnig ng mga bata na tinatawag sila ng Diyos sa kanilang pangalan. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway manangan sa mga walang hanggang katotohanan ng mabuting balita ni Kristo at ng simbahan. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway makatagpo ng kapayapaan at kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan. Ama, dinggin mo ang mga panalangin ng iyong bayan
huwag mo nawang bigyang pansin ng aming mga makasalanang gawi, kundi ipakita sa amin ang iyong habag. Hiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambanan ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, tinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy, nanaigang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito tinumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyon tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay. Nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Hinahanap natin ang Diyos sapagkat tayo'y Kanyang mga anak. Kaya't buong pag-ibig at buong galang nating awitin ang Ama namin. Kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo.
sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. At pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Hesukristo, ang tunay nating hinahanap sa buhay, ang ating lakas at pag-asa. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Announcement. Magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster Relief Fund na ipinantutulong ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta na mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Pinagbibigay alam po sa lahat ang schedule ng mga misa sa darating na January 8 and 9 ay ang mga sumusunod. January 8, 2024, Lunes, mag-uumpisa ang 33 masses sa ganap na ikatatlo ng hapon hanggang ikalabing isa ng gabi, oras-oras. January 9, 2024, Martes sa ganap na ikalabing dalawa ng hating gabi hanggang sa ikalabing isa ng gabi, oras-oras. Ang Grand Fiesta Mass ay sa January 9 sa ganap na ikalabing dalawa ng hating gabi sa Luneta Grandstand at ito ay pamumunuan ng kanyang kabunyian Jose Cardinal Advincula, Arsobispo ng Maynila. Makiisa po tayo sa gawaing ito. Salamat po. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Webes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 5 a.m. to 8 p.m. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard Entrance at Cardinal Sin Building. Kasabay po ng pasasalamat ng Basilica Minor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno sa inyong mga tulong at kabutihan ay muli naming panawagan sa inyong donasyon tulad ng bigas, noodles, delata o canned goods, instant coffee, sabong panligo at panglaba at bottled water. Para sa patuloy nating pagtulong sa mga kapatid nating higit na nangangailangan, lalo na sa panahon ng kalamidad at sakuna. Maraming salamat po sa inyong suporta. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Tunay ngang kay buti ng Diyos
dahil pinagtipon-tipon niya tayo muli sa misang ito bilang paghahanda sa nalalapit na pagdiriwang ng Nazareno 2024. Unang Biyernes ng taon, araw ng pagdedeposyon at ika-anim na araw ng Misa Nobenaryo para sa karangalan ng mahal na poong Jesus Nazareno. Kaya naman po mga kapatid, bago po tayo magpatuloy, bigyan po muna natin ng isang malakas na papuri at parangal ang mahal na poong Jesus Nazareno. Sa pagkakataong ito po, marami po ang dapat natin pasalamatan, lalo't higit sa mga naging bahagi ng ika-anim na Misa Nobenaryo para sa araw na ito. Kaya naman po, sa ngalan po ng ating Cura Paroko at Rektor, Father Jun Sescon, pinasasalamatan po namin ang mga barangay at organisasyon ng simbahan na siyang namuno para sa pag-aalay sa misang ito. Mula po sa Barangay 385, Zone 39, sa pamumuno ni Chairman Arman Aquino and Council, palakpakan po natin sila. Mula rin po sa Barangay 388, Zone 39, sa pamumuno ni Chairwoman Sylvia Laksamana and Council, palakpakan din po natin sila. At mula rin po sa organisasyon ng simbahan, ang Apostleship of Prayer, gayon din po ang lahat ng mga nagligkod sa misang ito, palakpakan din po natin sila. At gayon din nagpapasalamat tayo sa mga paring nakipag-concelebrate sa misang ito, sina Father Jess, Father Robert at Father Jonathan ng mga parochial vicar ng Quiapo Church at kay Father Dennis Astor na guest priest at confessor dito sa Quiapo Church, palakpakan po natin silang lahat. At syempre, ang namuno sa ating banal na misa, kilala nyo na po siya, ang kurang paroko at rektor ng Maynol Basilica at National Shrine of Jesus Nazareno, ang ama ng Quiapo Church, ang ating kalakbay at pastol, walang iba kundi si Reverendo Padre Rufino Jun Sescon Jr. Palakpakan po natin siya. Mga kapatid, ibig po naming makita si Jesus. Yan ang ating tema, ang ating hangarin ng mga deboto na makita si Jesus sa ating debosyon, sa ating pananalangin. Makita si Jesus sa ating traslasyon, sa ating prosesyon ng buhay. Makita si Jesus sa ating misyon, sa ating pagsasabuhay ng salita ng Diyos. At kung gusto natin makita talaga si Jesus sa ating fiesta, tulong-tulong po tayo. Matuto tayong magpaubaya, magparaya, upang ang sakripisyo natin ay maging tunay na makabuluhan. Kaya po ngayong Nazareno 2024, ang ating dalangin ay maging banal, ligtas, at mapayapa ang pagdiriwang ng kapistahan ng mahal na poong Jesus Nazareno. Kaya mga kapatid, tayong mga deboto ang siyang magiging instrumento at daan upang mapakita si Jesus sa bawat mananampalataya. Maraming maraming salamat po sa inyo. Viva poong Jesus Nazareno! Viva! Viva poong Jesus Nazareno! Viva! Viva poong Jesus Nazareno! Viva! Palakpakan po natin at bigyan ng papuri at dakilain ang mahal na poong Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Salamat din, Reverend EJ. Palakpakan din natin si Reverend EJ. At salamat po ulit sa pagpunta nyo dito sa Quiapo. Ingat po kayo. At gaya ng sinabi ni Reverend
sama-sama po tayong magdasal na maging banal, ligtas, at maayos ang ating Nazareno 2024. Maging mabiyaya ang ating nalalapit na kapistahan. Kaya't sabihin mo nga sa katabi mo, sana masagot ang dasal mo. Sa kabila naman, sabihin mo, sana maging buhay kang Nazareno. Ang tunay na nakakita kay Jesus Nazareno, ipapakita si Jesus Nazareno. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa at taglayang pag-ibig ng mahal na pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Ayaw mo pa ng alas-alas?